What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Nako, meron akong kasama ngayon na special guest. No? Kilala siya sa pangalang Shun. Okay? And meron din siya mga guilds. And siya ay kumita at multi-millionaire na guys sa cryptocurrency. Now, bakit ba tayo nandito ngayon? Kukuhanan natin siya ng tips, strategies kung paano niya nagawa, no? Yes, literal guys, kilala ko to, personally itong tao na to. Galing siya sa wala. Wala kaming pamasahe. Literal. So, ang purpose ng video na to guys, no, pulutin nyo yung mga tips and mga gusto nyong matutunan sa kanya. Okay? And yun nga, so tatanungin kita, brother, welcome sa channel ko. Ayan, so si brother Romel or si Shun. Bro, dami nanonood sa atin ngayon. Nagsisimula din sa wala. Mga newbies. And literal, walang puhunan. Kasi sinasabi nila na baka yung crypto para lang dun sa mga may puhunan na, yung may malalaking pera, may savings na. Pero guys, ito si Shun. Literal, wala. Literal, wala talaga. So, sa kanya na natin kunin, no? Gusto ko malaman kasi nagulat ako, nag-post siya guys ng Mustang eh. Yes. 'Di ba? Samantalang dati pumupunta ako sa bahay nila, pumupunta siya sa amin, nakikita ko na literal ang hirap, gustong-gusto namin talagang umangat sa buhay. And now, dahil naabot namin yung gusto namin and yung dream namin, nagsimula lang sa dream board lang, 'di ba? Na inaksyon na namin, i-share naman namin guys sa inyo kung paano niya nagawa. Okay, so kung may extra time ka, pakinggan natin guys yung very inspirational story ni Brother Romel from wala naging multi-million crypto billionaire. Nice. Bro, kamusta? Paano nagsimula? Kasi lahat kami bro, takanta talaga eh. Bigla ka na lang nag-boom, no? Talagang literal. So nag-start to noong ano, nalalaman ko crypto way back 2015. Okay. Ang trabaho ko pa noon is nasa Mang Inasal? Ano ka doon? Dishwasher, kitchen helper, mga ganun. Around. Okay. So, yung habang trabaho ko doon, nire-research ko na siya. Nakikita ko sa internet, paano ba to? Paano ba kumikita dito? Oo. So, sa dishwasher, yung salary ko nasa 380 per day. Bulacan rate. 380 per day. Okay. Yung sinasawag ko doon. Alright. So, with that, tuwing sweldo, naglalaan ako ng certain amount, mga 20% na, 30% na sahod ko. Sa iba, pamasahe ko pa, pangakain ko pa. Oo, so parang nagtatabi ka na kasi nga may nakita kang opportunity. Yung maliit bang opportunity na yun na nakita ko, para kasi ako talaga sobrang taas, yung tao na sobrang taas ng pangarap. Alam mo naman yun. Ang simula tayo sa dati, pangarap lang meron tayo. Literal. So yung maliit na amount na yun, sinubo ko siya doon. Sabi ko, try ko nga. Una lang, Bitcoin. Mm. Meron pa lang Bitcoin, Ethereum. Yung pa lang ako namulat nun. Oh. Sa dalawan na yan. Mga anong year yan? 2015 mo nakita yung nakita ano? O halos sabay lang din tayong namulat sa crypto. Tapos? Ginawa ko lang nun. Like, you know, tuwing sahod, bumibili ko ng Bitcoin. Pero yung pinanginahati ko lang, pero sobrang liit lang, siguro mga 2,000 pesos lang kada sahod. Yun lang yung kaya ng budget. Kaya sa ibang nagsasabi na mahirap lang ako, di ko kaya mag-invest, hindi po yung totoo, nasa mindset na natin lahat yan sa pag-budget. Kasi kung sa pang-using nga, pang-inom, nakakapaglabas tayo ng pera. Tama eh, no? Pipiliin mo lang sa ano. Pipiliin mo kung saan mo yung inalagay. Ako, pag may nagaya ng gimmick, otopas talaga ako, pwera naman ako libre. Kasi talaga, nakapokus ako sa gusto kong ano, gusto kong buhay. Kaya pala hindi ka sumasama pag ini-invite kita, brad, ha? Oo, pero wala talaga pag ini-invite. Kaya mukha ako libre dati. Pero, tawag dito, para naman kasi yung sa future mo, yung pagkikipit mo na, so, nasa tama naman. Kumbaga, kurot-kurot lang. Kurot-kurot lang. Hindi naman kailangan biglaan, di ba? Pero, na-enjoy mo naman yung buhay mo. Yes. Tapos yun, habang inaaral ko siya, parang nag-trade lang ako, nabili ko yung Bitcoin, medyo bababa. Tapos medyo tumaas na. Doon ako mag-ibenta ngayon. So parang binabuy low sell high mo in a way. Buy low sell high. Kasi yun lang yung logic niya eh. Bili mo mababa, pag tumaas, benta mo. Yun. Tapos aralin mo lang yung market. Kasi minsan pag tumaas na ulit, merong ano yan, correction, bababa ulit. Tapos doon ka naman magbabuy ulit. Para pag tumaas ulit, mas malaki na yung profit. So parang ginagawa mo. Bili, mababa. Pagka tumaas, benta. Benta, tapos hintayin mo ulit mababa.
bili ulit. Parin mo lang talaga yung market. Tsaka ngayon, 2022, hindi na kagaya ng 2015. 2015, napakahirap ng knowledge. Yeah, oo. Sobrang limited pa lang sa YouTube, tsaka sa internet. Ngayon, lahat nandiyan na. Nakakalat na. No? Naglabasan yung mga, ano? Ibang libre. Naglabasan yung mga influencer, no? Yung mga influencer. Sobrang influencer. Basta talaga, do your own research. Tapos, yes. Don't invest money that you can't afford to lose. Mismo. Yan ang number one at number two rule. Oh, number one, number two rule sa crypto. Kailangan talaga malakas yung loob mo. Pero ang principle ko talaga dati, yan ang, wala namang makawala sa akin kasi matagal na akong wala. Tama, eh, no? Walang makawala sa akin. Pinaglaban ko na talaga yung pangarap ko. So, yung gusto ko talaga mangyari sa buhay ko. Correct. Short background lang po. Ano lang ako, high school graduate. Dati po ako boy sa palengke. Alam yung mga nagkita na sa palengke ng mga gulay, gano'n nagkakarga ng gulay, nagbubuhat. Gano'n lang po yung trabaho ko dati. Naalala ko high school ako. High school sa Santa Maria, Santa Maria Bulacan. Bulacan. No? Palengke ng Santa Maria Bulacan. Oo, yung mga taga Santa Maria, baka nakikita nyo si Romel before. Ito ako sa palengke doon. Tutulog ako sa bangketa minsan. Grabe. Gano'n lang. Simulang, na gano'n. Tapos na, hanggang sa naging, ano, sa mga inasal. Tapos naging mag-upgrade naman ako konti. Pero oh. Dishwasher pa rin. Sa Maynila naman na. Maynila? Maynila na. Pero dishwasher pa rin. Kasi high school graduate lang. At least bro, di ba? Mataas na yung sahod, 590. Para ka na rin na-promote in a way. Na-promote in a way. Ang importante, guys, no? Tinan si Romela. Slowly, no? Binibuild niya. Hindi naman biglaan. Mm-hmm. Pero importante kay Romel, guys, buhay. Buhay yung pangarap eh. Andon at hindi binibitawan. Yes. Kasi yung iba pa nakikita yung reality sa nakikita, ito lang ang sweldo ko. Namamatay na yung pangarap, parang hindi ko na makuha to kasi ito lang yung ano ko, parang imposible. Oh. So guys, ito, from soon itself, sinasabi na kurot ka, magtabi ka ng konti, and huwag mong gagastusin because meron ka nga, tinatabi mo to for your future. That's why, nung time na may opportunity, ready siya. Ready siyang to invest, no? Oh. Dun sa crypto na nagustuhan niya at pinaniwalaan niyang crypto. So, bro, kasi nung nakita namin kasagsagan, December, pumutok, tumaas ang crypto, naglabasan ng Axie. So, paano mo na-hit, bro, itong millions mo or let's say ito na lang, itong Mustang. Paano pumutok, paano nag-peak? So, yan guys, pakinggan natin kung anong sabihin. So, kwento lang, December of 2020, sinimulan namin yung guild namin na SSLB. SSLB? Which is yung pangalan namin, apat na nagsimula. Okay. Shun, Sen, Lander, and Vince. Okay, so, Shun, Sen, Lander, and? Vince. Yun yung guild namin, gaming guild namin. Gaming. Ngayon, meron na kami mga around 600 plus scholars. 600 scholars? Scholars. Oh nasa ganun God. Nasa ganun na yung hawak namin mga scholars na nabigyan namin ng opportunity na kumita sa habang naglalaro. Shoutout sa mga scholars ng guild niya. Ako, bro, personally, ang scholars ko pa lang siguro mga 490 plus na. Mm-hmm. Before 480. Tapos medyo nagbawas ako nung bumaba sa 490 plus. Pero ikaw, nasa almost 600. So, ang dami. Ang 700 ang yun. Doon pa lang. Wala na. Palong-palo na, bro. So, tapos. Ang funny pa nito, nagsimula kami December. Ako, wala talaga akong pera. Kasi zero. Kasi naka-invest pa yung pera ko sa bank crypto. Ayoko namang i-pull out. Kasi naniniwala pa rin ako na tataas. Tataas pa siya eh. Correct. So nangihinayang talaga ako. So yung pera ko, ang liquid cash talaga, wala. Kasi bokya. Scholar ko din ako nun ng kaibigan ko sa crypto. Okay. Binigyan niya ang scholar sa Axie. Okay. So ngayon, in-open ko sa mga friends ko na medyo may kaya naman, may ipon. Mm-hmm. Nasabi ko, bakit di tayo try natin na mag-open tayo ng gaming guild. Okay. Sabi ko, mag-invest kayo, ako bahala sa mga trabaho, mas tuturuan ko rin kayo kung paano abot sa crypto, paano mag-manage nun. Tama, then yan, simula kami sa... So yung kaibigan namin dalawa, sila yung nag-invest, take 50,000. Okay. So parang 100,000 yung inumpisaan? Yung inumpisaan namin yung guild namin. Okay. Noong December 2020. Tapos yung scholars namin, nakabuo kami ng 10 scholars. Until April 2021, 10 pa lang yung scholars namin. Okay. Nung nilabas na yung running chain ng Axie, dun na kami nag-todo ng breed. Kasi yung naipon naming SLP mula December to April, di namin ginagalaw. Kasi wala kami nilalabas na pera. Okay. Yung panggasos namin nun, kinukuha namin sa scholar account lang namin. Nice. Scholar pa din kami sa ibang manager. Kahit manager nice, na kami. So yung panggasos namin, tita, matibit-tibit na talaga.
Tsaga pa rin, no? Hindi porkit kumikita ka na. Hindi porkit kumikita ka na. Ayoko nang maglaro. Gas dito, gas dyan, YOLO, ganyan. Kasi reinvest. Reinvest dapat para mas mag-multiple yung income. Yan. Duruin mo. Huwag mo nang basta-basta i-enjoy mo porkit kumita ka. Oo. One day millionaire. One day boost. Millionaire. Ubus na diba? So, kasi maraming ganun. Marami din nauna, mas nauna sa akin mag-axing pero hindi kami sa yung result. Kasi yung sa income nila, pagka income, gastos mm-hmm. agad. Ah, kasi okay. Pag nakuha kong income sa Axie, nire-reinvest ko sa iba pang mga bagay-bagay, crypto, ganyan. Mm-hmm. Axie, ganun, iba pa. Mara, bibili pa ako ng ibang crypto, gagamit mo po ng pang-trade, ganun. Okay. Ganun yung ginagamit ko sa So guys, yun ha, isa sa mga magagandang strategy ni Romel mm-hmm. is pagka nag-earn ka na sa crypto, huwag mo na munang basta enjoyin. Huwag mo enjoyin muna. Gusto mo, sige, kurot ka ng 2%. Sige, kung gusto mo talagang enjoyin. Pero we suggest na i-reinvest mo para mag-multiply pa, para mas dumami yung source of income mo and yung portfolio mo. Portfolio. Okay, so yun pala bro, Axie. So yun ang isa sa mga nagpa-boost tayo. So ngayon, ano na yung mga ginagawa mo? Kasi napapansin ko, nakikita ko sa Pegaxie Coins ka, tokens, mga ibang tokens na fini-flip mo. Yun na yung mga, ano ba yung mga latest na mga ginagawa mo ngayon? Para lang may idea. Yung latest project ko is yung sa Pegaxie. Yung parang game. Ang kabayo. Turn din siya na kabayo. Bago pa lang siya eh, mga 2 months pa lang. No. So, nakita ko ng opportunity. So, nag-try lang din ako. Oo. Sa awa naman ng Diyos, within 2-3 weeks, nakabawi naman na napulan. Ngayon na lang. Income na yung pagulong na lang yung susunod. Income na. Pero padagdag pa rin, padagdag ng ano. Tama. So, di ako nagka-pull out muna agad. So, yun yung mga ginagawa mo sa mga play-to-earn games. Minsan naglalaro, pero minsan yung token itself is yun yung tinitrade. Kunyari, alam mong maganda yung laro. Maganda yung bili ka ng token nila and then pag umangat, benta up. Diba? Hindi ka naman kailangan talagang laruin. Dun sa dami kasing games na naglalabasan, brother, ano pa mga advice mo sa mga newbies natin na mostly madami tayong subscribers na baguhan pa lang, ano pa yung dapat nilang ingatan para hindi sila masyadong alam mo yon, hindi sila ma-rug pull or rug what? Pull. Oo. Ano pa yung dapat nilang iwasan? Based on your experience, based brother. Based on my experience, ano yan eh. Depende sa developers. Number one yung sa akin, para sa akin ah. Number one yung, tignan mo yung background ng mga developers. Ano yung trabaho nila dati, ano yung ginagawa nila talaga, kasi sila galing, credentials, mga ganon. Tapos kung yung project, kung yung token ba nila is tawag dito, sustainable. Okay. Kasi play to earn, di ba, marami dun. Lalaro lang, kukuha, benta agad. Yes. Pag ganun lang, 100% yun. Sigurado possible. Pabagsak kasi pag walang yes, naglaro or walang nagpasok pag walang bago, na pera. Pag walang bago pumasok na pera doon, wala na. Oo. When, na kaya i-sustain. When you say sustainable ba, ano ba yung mga ibig mong sabihin dyan? Anong example niyan para mas malinaw sa kanila na? Okay, kasi ang alam lang natin, maglalaro ako ng game, kikita ko, benta. Take profit ko, benta. So in that way, possible talaga from yung price mataas, biglang boom, dump, mabilis. So when you mean sustainable, bukod dun sa developers. Paano ba umiikot? Ano ba yung ikot ng game na yan na makikita natin na, oh, sustainable tong play to earn na to, ah. Pwede. So, para sa akin, meron siyang ano, use case scenario sa loob ng game. Pagaya sa, example ko lang yung Axie kasi yun talaga yung bumago ng buhay mo. Okay. Yung SLP na token nila, ginagamit pang breed ng mga Axie para makabuo pa ng baby Axies, kailangan mo ng SLP. Okay. So, yung SLP na yun, pag ginamit pang breed, mababurn na, makawala siya sa circulation. Yes. So yung isang ano, kailangan ng burning mechanism, pinaggagamitan yung token. Okay, so yung SLP kasi, yung nafa-farm mo, pero gagamitin mo din siya to breed. To breed. Meaning, mababurn siya in a way, diba? Mawawala yung SLP. Magkakawala ng bagong Axie. Yun. Baby Axie. So guys, ganun yung ibig sabihin, may use case, sustainable, use case. Ginagamit siya sa game. And sometimes guys, yung mga ibang play to earn game, meron din sila sa loob nila mismo. Bukod sa farming, meron silang staking, pwede mo ilaking token mo doon, at it will generate another source of income. Yes. Diba? And maraming factors na pwede consider bukod sa developers. Of course, yung tingnan mo rin yung mga partners nila. Kasi hindi sabihin na yung article or yung mga nababasa mo article sa mga magazines or sa mga news is credible na agad. Diba? So parang in a way, do your own research, madaming factors. Yeah.
Pilipinas. But again, hindi pa rin natin hawak. Even yung mga best developers, best game mga creators, pwede pa rin bumaba ng bumaba pag hindi nga na-sustain. Oh. Even sustainable, even maganda lahat, possible pa rin. Kahit may value yan, of course, tatawagin mo ng rug pull kasi nga papapaganda chart. Pero again, may value pa rin, incredible pa rin siya. So, case to case, ang pinaka bottom line guys, don't invest what money. Can't afford to lose. Yun yan. Do your own research. Kasi porket nakita nyo sa aming mga influencers, dive in agad kayo. Okay? Para wala tayong sisisihin. Because ang gusto lang naman natin lahat guys, kumita kayo pare-pareho. So brother, ang ganda ng mga shinare mo. So yung guys, ang point ni Romel, kahit saan ka nag-start. And even ako, pinakita ko sa inyo yung dream board ko. Romel, guys, ako 2017, nilagay ko yung dream board, yung R8 ko sa dream board ko. Lahat na meron ako ngayon, dinikit ko sa dream board ko yan. Si Romel din, guys, bro, baka pwedeng kumakikita nila yung... Yes, meron tayong dream board. Kasi guys, sinabi niya, no? Paipakita mga sa nila ba? Yung dream board ko. Ayan, guys. Ayan, guys. Asan yung mo? Yung Mustang mo, brother. Ayan. Huwag kayong magalala, i-ano ko yan. Popost ko dyan, papasend ko kay Romel yung image para mas makita niyo yung kabuuan. Yung buong dream board ko. Ayan. Asan ko kay brother Romel. Makita natin, guys, no? Hello, guys. Magandang araw sa atin lahat. So, gusto ko lang sana i-share sa inyo yung goal board, aka dream board. Medyo mas kilala. So, dyan kong dinikit yung mga gusto kong makamit sa buhay ko. Mga pangarap ko para tuwing umaga pag-gising ko makikita ko na si Johnson mag-manifest na siya sa akin. So, sa ngayon sa awa ng Diyos nagkakuha ko na yung isa dyan, hindi na pala isa, meron na ako yan, Mustang, nakuha ko na siya. Ito yung lang yung video. Tapos investment, financial freedom, yung dating kakain ako sa labas, lagi ako nakatingin sa presyo. Kasi yung pangkain ko ay 50 pesos lang. So ngayon, sa awa ng Diyos, hindi na. Kung ano yung gusto natin kainin, makakain na natin. Tapos, life insurance policy, kasi hindi natin alam yung mangyayari sa ating sa future, para din safe, secure yung family natin na maiiwan if ever may masama mangyayari sa atin. So, lagi lang tayo ready. Mas marami pa ako. Health life yan. Family, happy family. Kukunin natin lahat yan. Sana makuha natin sa crypto. May magic talaga sa dream board. Sabi ng iba, corny. Pero kasi, pag araw-araw po siya, pang elementary daw. Kasi yung nagbibigay ng picture, binampaduy, hindi para sa akin yan. Pero, pag araw-araw mo siya nakikita, tapos, pinatrabaho mo yung way makapunta sa pangarap mo, sooner than later, makukuha mo rin naman yun eh. Kasi tuloy-tuloy ko lang, never quit. Never kahit give up. Kahit ano bang estado mo sa buhay. Dadating din yung time mo. Huwag ka mainip. Yung breakthrough mo, dadating sa'yo. Huwag kang mainip. As long as you take yung first step mo guys sa dream mo, di ba sabi nila, success is a journey, not a destination. Meaning your first step, you are already successful. Kasi may ginawa ka na towards your dream. Kahit nabagal pa yun guys. Doesn't matter. Your breakthrough. Dadating yan. Basta huwag ka susuko. Kagaya ng story ni Romel na very inspiring guys. No? Kahit ako na-touch, personal friend ko to. And marami pa tayong mai-inspire sa mga stories natin. And hindi mo alam, ikaw mismo, no? Dadating yung time mo, ikaw na rin ang mag-share. Baka ma-invite pa kita because of your story para ma-inspire din natin yung iba na gusto din magsimula. Yes. So, brother, soon, Romel, baka meron kang gustong i-promote sa kanila or mga groups mo na gustong salihan para, guys, paturo tayo kay Brother Romel. Meron din siya mga knowledge na gustong ibigay sa atin. It's up to you guys kung paano niyo siya kukunin, paano niyo siya i-apply sa buhay ninyo para rin madagdag knowledge para dun sa ikaangat din natin sabay-sabay. Kasi ang purpose naman natin, guys, hatakan, pataas. Yun lang, guys. So, bro, ako ba? So, pa-promote lang yung Facebook page ko, which is ayan, Shun SSLB.
Soon, SSLB, sige, yeah. Project din natin yan sa tapos, Facebook. Yung YouTube channel ko rin, meron din ako. Ayun, parang, guys. Hindi pa masyadong active, pero soon. Nag-practice pa lang ako parang si Coach Marvin. Ayun. Subscribe natin sa lalagay ko yung link ni Brother Soon dito sa ilalim, sa description. No, follow niyo siya kung gusto niyo makita yung mga future na mga gagawin niya. Yes, ng mga yes. Contents. Okay? Follow na lang, guys. Thank yeah. You. So, guys, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa pakikipag-cryptohan with Brother Soon, aka Romel Celestino. Pwede nyo siyang i-research, guys. Follow nyo siya. Maraming salamat po sa time nyo, guys. And God bless.